Hello mga college shop, isang magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? At dahil official na pong dineklara na tag-ulan na po, may panibago tayong topic for today. So, pasensya na po kayo kung hindi po tayo nakakapag-vlog last week dahil ayun nga po, nag-uulan na. Wala tayong mapwestuhan para makapag-DIY. So for today po, napapanahon po yung topic natin. Ito po ay kung nararanasan ninyo po ang inyong wiper linkage ay maalog na. At pag ginagamit nyo po tuwing umuulan ay medyo may tunog na at langit-ngit. Ayan, so yun po i-discuss natin for today. And then also, minsan pag umuulan, na-check nyo na naman halos lahat ng pinanggagalingan ng tubig pero nababasa pa rin yung carpet nyo. Isa po ito sa pwede nating i-check. So, bago ko po simulan ang ating DIY video for today, ito po, nahihanda na natin yung ating mga gamit. Andiyan na po yung mga possible natin gamitin. Ano? Andito na naman po tayo sa Sitio Ragatan, kung saan ginagawa natin ang ating mga videos. Ayan, so, medyo bibilisan ko na po yung pag-vlog natin dahil baka mamaya po abutin tayo ng ulan. Eh, nandito po tayo sa kagubatan, ano? Medyo maaraw-araw lang po ng konti kaya sasamantalahin na natin yung pagkakataon. Alright, so ang ayusin po natin ngayon or check natin ngayon ay yung ating cowling. So medyo i-repair ko lang din naman po ito, isasabay ko na dahil medyo may kalog na po itong aking wiper linkage. So ipapakita ko sa inyo kung papaano siya pinapalitan or inaalis, no, kung gusto nyo pong i-DIY ang topic na to. Alright, so simulan po natin sa pagtanggal nitong mga clip. So meron po tayong mga clips, no? Ito po, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So anim na clips po yung tatanggalin natin. So gamit lang po tayo ng flat screwdriver. So yung iba pong clip, hindi po ganito yung itsura, pero ganun pa rin po ang process ng pagtanggal natin. So meron po siyang pinaka-head. So gagawin po natin, tanggalin natin yung clip, no? Ayan. So through the use of flat screwdriver, iaangat po natin itong nasa gitna. Yung nasa pinakalak kasi yan eh. So iaangat natin siya. Usually kasi pag na-press natin yan, is naglalak siya dun sa loob, kaya hindi na siya nabubunot. So pag itinaas natin siyang ganito, ayan, nakaangat na, mas madali na natin yang nabubunot. So ganito yung klase ng clip na binili ko. Actually pinaltan ko na yung mga clips na yan kasi yung unang clip malalambot na, nasira na nung chinek ko yung dati kong cowling, ano? Ayan. So ang tawag nga pala dito natin ay yung cowling. Right? So ang gagawin lang natin, ayan, pagka naka-press kasi yan, ayan, may lock siya. So bumubuka tong lock pins. Kaya hindi natin siya nabubunot, ano? So kaya dapat ang kailangan muna is may angat natin tong gitna para yung nya rito sa gitna na to, ayan yung mga ngipin na yan, is mabunot natin from the hole. Alright, so natanggal na natin yung isa, punta naman tayo dito sa pangalawa. So same process lang din po, medyo iuuga-uga lang po natin ng kaunti hanggang sa umangat yung gitna nya, so para mas mabilis. Ayan, dalawa. So yan po ang technique dyan, kasi yung iba ang ginagawa, binubunot agad dito sa gitna, no? Dito sa ilalim. So ang tendency po niyan, masisira yung inyong clip pag ganun po yung ginawa natin. Ang dali na po siyang mababasag. Set aside lang natin. Yan, madali lang naman po siya. Basta naiangat nyo yung gitna, wala na tayong magiging problema dyan. So basta matanggal na po natin yung anim na lock nya. Ayan. So itabi mo po muna natin, o baka mawala or malaglag. Side natin dito. So once na mabunot po natin yan, ang tatanggalin naman natin is yung mga screw. So meron po tayo dito, ayan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Right? So ang kailangan natin is yung screwdriver na positive. Sana yung
So bahala na kayong dumiskarte doon sa screwdriver na gagamitin ninyo, no? So dito muna tayo sa madaling tanggalin. Yan, hindi kaya. Yun, so natanggal natin yung isa. Ayan, pangalawa. Okay, tabi rin natin. So unahin natin yung mga naka-expose na. Mamaya mas gagamit ako ng mas malaking screwdriver. Kaya lang ako gumamit itong maliit para itong isang nasa sulok mas madali natin matanggal. Okay. Yan. So may matitira ang dalawa. Yung medyo hard to reach area, no? Yan. Tsaka yung isa. So ang gagawin natin, tatanggalin muna natin itong wiper. Tabi natin yan. So ito, may procedure na ako nito sa channel natin kung paano tanggalin itong wiper. So yan, gamit lang tayo ng 14. Yan. So mas maganda yung ganitong klase para pumapasok siya sa loob ng butas ng wiper natin. So bago nyo pala tanggalin, ayun, tandaan nyo muna kung ano yung position ng ating wiper para at least mamaya pagbalik ninyo, hindi siya disaligned dun sa ano natin, sa windshield natin. Okay? Tanggalin lang natin to. And then yung kabila, yung isa. So magiging problema lang natin dito pag tayo ay medyo maliit. Yung sabi ko nga sa inyo, yung dukwang kasi natin dun sa wiper natin medyo malayo. Diskartehan na lang natin. So kailangan nyo talaga ng mahabang kamay para makapagtanggal nito. Or maglalagay kayo ng, magagamit kayo ng tungtungan. Ayan, pataas-taas pa kasi ako ng sasakyan eh, no? Eh, maliit naman ako. So ang gagawin natin, akyat tayo dito. Tungtong tayo sa gulong. Ayan, dalawang bolt. Then angat natin tong wiper. Then set aside muna natin. So matatanggal na natin yung nakatagong screw. Yun, medyo malayo din, no? Medyo mahirap pag kaya maiksi talaga yun. Gamit na tayo ng mahabang screwdriver para mabilis. Yan, mas appropriate. So pinapakita lang nito guys na yung tamang tool sa tamang work, mas mabilis yung magiging effect ng inyong pagtatrabaho, ano? Yan. Alright, so pag natanggal na natin, angat natin yung hood. Yan. And then from here, pwede na natin iangat itong cowling. Alright, so ayan, tanggal na yung ating cowling. At makikita na natin yung loob ng ating, ayan, tanggal na yung cowling natin. Tapag muna natin dito. So ayan yung ating loob. No, kung mapapansin natin, mapakita ko ba sa inyo? Tayo, akit tayo sa gulong. So ayan yung loob niya. Ayan, yung may mga, usually guys, pagkat na-check nyo na lahat ng mga parts ng inyong sasakyan and then tumutulo pa rin sa loob, more or less, baka bulok na yung loob ng inyong part na to, no? So, check nyo rin yan kasi baka may mga bulok na pumapasok yung tubig dito hanggang dun sa kabila. Ayan. Okay, so in my case, may mga dahon-dahon siya. Yan, tatanggalin natin kasi nagkukos siya ng pagkabulok eh. Kaya meron ako ditong brush. Brushin natin siya kasi yung mga dahon-dahon na nakasiksik, ayan, yan, ano yan, magiging cause ng ano yan, pagkabulok.
Pagka matagal na, nagbulok yan dyan, isipin nyo, kakalawangin yan, kakainin ng kalawang. Yan. So ito, pwede rin natin tanggalin to. Huhugutin lang natin siya para marinis natin. Hindi ko masyadong madukwang yung ibabaw. Paano ba pesto natin? May mga dahon-dahon, hindi natatanggal ng tubig. Tukutin natin. Ayan guys, oh, yung mga dahon na to. Ayan. So since na malinis na, focus na tayo dun sa wiper linkage natin. So ang gagawin natin dyan, pag nauga na yung inyong wiper linkage, tatanggalin natin tong tatlong tornilyo. Dinuhugutin natin to sa ilalim from under. Ayan. Pero hindi nyo siya basta-basta mahuhugot unless matanggal nyo tong nasa gitnang part na to. So pakita ko sa inyo. So meron siyang cover na boot. Bubunutin nyo muna to, tong rubber. Okay. Then meron tong lock. May lock washer yan dito sa gitna. Bago natin mabunot, hindi siya nabubunot, no guys. O yan, matigas yan kasi meron siyang lock dito. Yun ang kailangan nating tanggalin. So meron siyang maliit na ring. Ito, yun yung pinaka-lock niya. And then washer. Pag naalis natin yun, tsaka pa lang natin siya mabubunot. Same as true with this one. May mapapansin nyo, makalugna, oh. Yun. So lalagyan natin, gagawa natin ng remedyo yan mamaya. Pero hindi ko tatanggalin yung aking wiper linkage pivot arm dahil wala akong pamalit, no. Pero pag may mag-sponsor tayo sa atin ng pamalit dun, alisin natin siya. Pero madali lang naman siya. So tanggalin muna natin yung ring para mapakita ko sa inyo. At huwag nyong iwawala tong ring na to. Yan. Ito yung maliit na yun, oh. So try natin sikwatin. Diskartehan nyo na lang kung paano siya matatanggal. 3 hours later. So yun guys, naangat din natin siya. Diskartehan lang natin ang pag-angat. Ayan yung ring. Gamit tayo ng mas malaking screw. Try natin. Yun. Okay. So ito yung lock ring niya. Ayan. So medyo diskartehan na lang natin yung pagtanggal dito, no. So try natin doon sa kabila. Okay, ito yung isang ring. And then meron siyang isang washer pa. Ayan. So mamaya natin baka mawala. Doon tayo sa kabila. Ayan, medyo hihirapin ako dito ng diskarte, no. Pukpuk lang muna natin dito. Yan, so natanggal din natin yung isang ring. So pukpok sa gilid para umangat yung ring. And then sikwat. So yun lang yung ating diskarte. Press natin ng konti. Okay, para pag-ipit niya, pagbalik, okay siya. Mas masikip. Right, then pagka na hugot na natin, ayun. So madali na siyang tanggalin. Alisin natin yung pinaka washer. Yan, nilis natin yung pinaka washer. Then pwede na natin siyang itulak pababa. Yan. Then tatanggalin natin itong tornilyo para makuha natin from the ilalim, no? Sa ilalim natin siya dudukutin. Dito, guys. Yung pinaka pivot arm holder or yung wiper linkage holder natin. Yan. Tutulak lang yan, tatanggalin natin yung tornilyo. So hindi ko natatanggalin, guys. Ang gagawin ko dyan, ang discard, ang ginagawa ng ibag dyan, guys, pag natanggal na yung pinaka pivot arm nya, yun yung tatsulok yan, eh. Pinapabutasan ng maganda to dahil pinalalagyan ng bushing or washer sa loob. Yan, para hindi siya kalog na. Yan.
Pero in my case, dahil maliit pa lang naman ang kalog niyan, ayan, although medyo malaki na ng konti, sisiksikan ko na lang siya ng rubber dito sa gilid, no? So yun yung diskarte natin for today. Kaya tayo ay mayroong ito. Sana kumasya. Hanap lang ako ng pinakapit sa kanya. Yan. So meron ako ditong old hose. So ang gagawin ko, ipapasok ko siya or tatry natin siyang makapasok dun sa loob ng ating wiper linkage. So in that way, hindi na natin kailangan tanggalin yung wiper linkage natin kung wala tayong pamalit. Pero kung may pamalit kayo guys, again, mas maganda, mapalitan nyo siya para wala na talaga siyang kakalog-kalog. Kung isa, wala eh. Oh, walang kalog yung isa. Ito lang meron. Oh, kita nyo yan guys, malaki na yung kalog. So, papalamanan ko lang siya sa loob. No? Dahil wala pa tayong pambili ng or pamalit dun sa wiper linkage na yon. Susukat lang tayo guys ng halos pasok na pasok sa kanya. Ayan, so guys, ayan yung pinapakita ko sa inyo na siksik, ano, siniksikan lang natin ng rubber. Ayan, para mawala yung kanyang kalog. Ayan, wala nang kakalog-kalog guys. Oh. Ayan, diba? So, ang gagawin lang natin, ipapasok natin na mabuti. Ayan, meron pa kasing gap. Focus natin, ayan. So, nilagyan ko ng siksik para hindi siya makalog. Ayan, nawala na yung kalog. So, ang gagawin ko na lang, papasok ko tong washer. Then, pupukpukin ko siya para bumaba siya ng todo dun sa ating pinagpapasokan nitong rod, no? Ayan. So, diskartehan nyo na lang kung paano siya may papasok dun sa gap. So, kanina kasi may gap yan. Ayan. So, siniksikan ko na lang para mawala yung kalog niya. Ayan, di ba? Wala nang kalog. Oh. Okay. So, ganun yung diskarte natin guys sa kanya guys, ha? So, hindi ako nagpalit ng wiper pivot bushing at saka yung pinakap sa pivot arm niya. Oh. Ayan, doon sa kabila okay pa naman. So sabi ko nga para matanggal siya, aalisin lang natin tong tatlong tornilyo and then huhugutin natin siya paloob. Doon sa likod doon natin siya sasambutin. Ayan. So ganun yung pagtanggal niya. Then pagbalik naman eh dire-reverse lang natin. Papasok lang natin dito sa likod. Ayan kasi yung loob niyan. Ayan, ayan yung pinaka pivot arm niya. Linkage. Ito yung pinaka linkage niya. So yan yung nagpapagana sa mechanism na nakakabit dun sa ating wiper motor. Right, so ikabit ko lang guys, ha. So ang gagawin ko lang, ilalagay ko tong washer. Yan. Then hawakan nyo tong linkage. Sana nakikita. Yan, yung linkage na to, hawakan nyo para hindi siya bumaba. Palo-palo lang ng konti para bumaba ng todo yung ilagay nating palaman. Para mamaya mailalagay natin yung pinaka yung lock washer. Ayan, bumaba na siya ng todo. Then, ibalik natin tong lock washer. So, kailangan mag-lock siya palibot para hindi siya matanggal. Then, lagyan natin siya ng grasa. Yan, para hindi magasgas lagi yung bushing natin. No? Kailangan kasi madulas talaga yan. So, double check na lang natin kung nakapasok na talaga siya. So, yun guys. Oh, wala nang kakalog-kalog yan. Oh. Oh. Hindi nakatulad kanina. Malakas yung kalog. Pakita natin sa inyo. Malapitan. Wala nang kalog yan. Okay, so hindi na tayo kailangan gumastos ng mahal. Kailangan lang natin is yung pangsiksik sa kanya. Wala nang kakalog-kalog yan guys. Ito kabila, wala na rin. Alright, so ibabalik na lang natin. So unahin natin mabalik yung cowling natin guys.
Ang dami palang kwitib. Kaya pala pinapangagat na ako kanina pa. Ay, sorry guys pala. Hindi pa pala itong cowling. Meron pa pala tayong rubber boot. Hindi ko na makalimutan. Ayan, yung dalawang boot natin. So, pasok natin yung rubber boot. So, ipapatong lang natin itong cowling natin ulit. Itatama lang natin yung butas. Then, balik natin yung mga screw. So, guys, yung ginawa ko na pagpapalaman. So, depende sa status ng inyong pivot bushing, no? Kasi kung medyo talagang hindi na kaya siyang siksikan, so, much better na magpalit na kayo ng pivot bushing. Pero sa akin kasi, on my part, unang-una, nagtitipid tayo. Pangalawa, hindi pa masyadong maalog. Konti pa lang yung alog. Kaya ginawa natin, niremedyohan na lang natin. So, in that way, nakatipid na tayo. Less yung work, di ba? Hindi katulad nung magpapalit pa tayo ng pivot bushing na medyo mas matrabaho dahil tatanggalin natin yung pinaka pivot bushing natin. Pero sa part natin, dahil nga nakita nyo naman yung status nung pivot bushing natin na pwede pang remedyohan, same effect lang naman yun kasi ang gagawin lang dyan, kung bagong pivot bushing, so mas maliit lang yung butas niya, kaya walang play. Tamang higpit lang tayo mga guys. So, sa dulo kasi, ano, medyo mahihirapan tayo kung malaking screwdriver ang gamit natin. Kaya gagamit tayo nitong mas maliit na screwdriver. Pinapangagat ako ng langgam. And then, yung mga clip natin. Okay, so ang gagawin natin sa mga clip, kailangan guys, na nakataas muna yung pinakagitna niya. Then, saksak sa butas. Then, press nyo lang. Okay. Then, back tong rubber. Para kasi nakaipit kasi yan eh. Para maganda yung lapat. Hindi masyadong pumasok yung tubig dito sa engine bay natin pag umuulan. Okay. Then, yung ating wiper. So, yung mas maiksi. Then, yung mas mahaba dito sa kabila. Then, yung ating bolt. So, huwag nyo muna agad higpitan. Lagay nyo lang muna yung tornilyo para makita nyo yung alignment. Alright, so yun na yung final procedure natin. Then, ibalik natin tong cover. Ayun lang po ang ating procedure sa pagtanggal ng cowling. Alright, so bago natin tapusin ang video na to, shoutout po muna kay Sir Rain Riel Alit, Lawrence Rabe, Kiseki RQ Gaming, Joselito Agustin, Mark Adonis Abukayan, James Malsi, Alisa Pahard, Joe M, Kit69, Percy Jim Jailani, Sir Eds, John John, Bike for Hire, Noob Gaming TV, Sir J Mag, Rojin Canceran, TZ Nef, Master Pogi TV, Kenneth De La Fuerte, Hesi Boy, Leo Aquino, Michael Mercado, Sir Buds, Risi Piedra, Joel Periolan, Norman Pantelion, Dlin Mendoza, Borgino Alivio, Hans R, Mark J. Mesias, Ruel Cipriano, Juntao Ipolan, Jeremy Liwanag, Noriel Untalan, Kinenam, Alpha Omega, Marlon Katudi, John Matt Recodo, Mahak
Al Kalik Avatar, Michael Consuegra, Ragodon Albert, Mariano Brothers, Moto TV, shoutout sa inyo sir, Prince Minel, Regix Suzuki, Miel Miel TV, James Goop, Salvador Dagson, SSB, Elvian Peligon, Reniel Traheco, and Roel Salino. So shoutout po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Kulit Shop. So sana po ay miniambag na naman ako sa inyong kapakipakinabang sa araw na to. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero ng physical shop. See you on my next videos. Bye-bye!